Ang pangalan ko po, Dr. Richard Custodio. So ako po ang doktor na, kahit dati, medyo alangan pagdating sa herbal. Ha? Alam nyo naman ang reaction ng mga doktor eh. Pero nung nakita ko First Vita Plus, naniwala ako at hanggang ngayon, hindi ako tumitigil magreseta sa iba't ibang mga pasyente. So, kahit papano, na-open ang mind ko. Siguro part na rin ng training. Ako po ay galing sa Philippine General Hospital, PGH. At pangarap ko talaga maging doktor. Simula bata pa lang po ako. Kaya sinipagan ko po mag-aral. Ako po ay honor student ng Ateneo, top 4 ng medicine sa UERM. Nagtapos ng training sa Philippine General Hospital. So, yung aking background, pinagmamalaki to ng magulang ko. Siyempre, sino ba namang hindi magiging proud? Na honor student? Kaya, nung ako nasa PGH, natuto ako mag-herbal ha. Doon naman medyo nalungkot ang aking pamilya. Kasi, hindi daw ito pang doktor, pang albularyo daw to. Kaya alam nyo, meron tayong hirap na dadanasin ha. Pero kung ang kapalit naman, mabago buhay, okay lang maghirap. ER doctor po ako. Kung mahilig kayo sa dugo, magkakasundo tayo. Subukan yung umobserba doon, mag-i-enjoy kayo. Doon dinadala sa akin yung mga nasaksak. Luwa pa yung bituka. No? O sige, hindi na ako magkikwento. Baka may umalis na eh. No? Pero ER po, ganyan talaga buhay eh. Diba? Nagmomotor, walang helmet. Oh, talagang bagok yung ulo, wala talagang protection eh. Yan ay kita ko yung utak, nagli-leak na. Oh. Bakit pare-pare yung reaction nyo? O, oh, yun ang buhay ko po before po ako nag-First Vita Plus. 2005, newly graduate po ako niyan. Nakita ko First Vita Plus, August 8, sumali ako kagad. Huwag na natin patagalin. Kung gusto nyo, nagustuhan nyo, sali kayo ngayong araw na to. Tulad na ginawa ko. So, 14 years, proud doctor po ako ng First Vita Plus. At bakit kailangan to? Walang taong ayaw maging healthy. Kahit mayaman eh, okay lang ba sa'yo mayaman, comatose. Eh, aanhin mo pera kung hindi mo naman may enjoy. Oh, tama ba po, importante kalusugan? Yes, health is wealth. At pag sinabi sa kalusugan, malawak na topic to. Pero unahin na lang natin yung pinaka-importante. Napapansin nyo ba ngayon? Sigaw nyo nga uso mga sakit. Hindi yung usong sakit. Yung alam nyo yung uso. Sigaw nyo po. Cancer. Diabetes. High blood. Stroke. Heart attack. O ganun rin po yun. O may narinig ako, kidney daw. Dinadialysis. Alam nyo ba pag tinignan nyo lahat ng uso, alam nyo naman yung uso sakit eh. Lahat yan ay hindi nakakahawa. Alam nyo yung concern sa health ngayon? Mali ang kinakain ng mga tao. Lahat yan connected sa walang kwentang pagkain. Usual snacks today. Tingnan nyo, maghanda kayo sa mga bata. Ubus yan. Subukan nyo, 5 gulay ng First Vita Plus ihanda nyo. Ayaw, buti na lang may produkto tayong First Vita Plus. Diba, nababalik natin sa gulay eh. So para sa akin, isa to sa pinaka-importanteng health program. Itong problem, kailangan ng solusyon, hindi magtayo ng maraming ospital. Hindi tayo kulang sa doktor. Dumadami ang sakit dahil sa maling diet, itama ang diet. Nakukuha nyo po? Yes. Sa dami ng pwedeng pag-usapan, ito ang pinaka-importante. I-correct ang diet. At ang kulang, dapat damihan ulit. Paano lalakas ang katawan kung kulang sa sustansya? Yung nabibigay ng gulay ng mga multivitamins, nutrients, minerals, yun ang dapat kinakain lalo ng mga tao ngayon. Kaya, tugmang-tugma na nagkaroon tayo ng First Vita Plus product. Yay! 5 gulay, oh! At marami na ako nakitang bata sa PGH pa lang. Wala nang kahirap-hirap ipagulay. Timplahin mo lang ang First Vita Plus. Yung mga ayaw magulay, mapapagulay na natin. Yay! 5 Filipino plants, ginawang natural na inumin. Lahat ito walang side effect. Walang overdose. Pwede sa kahit anong edad, ha?
Kahit nga sa buntis, nire-reseta ko eh. Nagkataon lang ngayon, mag-ready kayo sa mga inquiry ha. May bagong rule ang BFAD. Kailangan natin sumunod. Ano yun? Lahat daw ng herbal drinks required maglagay ng precaution. Yung mapapansin nyo, sa sachet natin, meron ng not recommended for children or sa box. Meron na nagkaroon ng ganyan eh. Oh, pregnant women, lactating women, children, di ba? Okay. Ngayon, ako na sa inyo nagsasabi, doktor ako, safe ang produkto natin. Sa buntis, sa bata, sa baby. Hindi nga lang natin pwedeng tanggalin yon, kasi bagong law yun ng FDA. Kaya pala, sinanay po doon. Oh, paglaban nyo pa rin to, bakit? Yung limang gulay, kinakain na natin dati. Bakit ka matatakot? Sa isahin natin, safe ba ang malunggay? Yes, kahit sa buntis nga eh. At ang pinakamagandang gulay natin, yung malunggay. 300 sakit, walang ibang gulay na kaya yan. Kaya niyang tulungan 300 iba't iba sakit. Kung sa basketball team, siya ang pinakamagaling natin na player. Ginagamit ko sa ospital, 3 days tuyo ang sugat. Antibiotic pa yan. Turo na yun ng mga unang Pilipino, inumuya nila, tinatapal sa sugat. At ang maganda, oo, antibiotic, pero walang side effect. Wala kang mahanap na antibiotic sa drugstore na walang side effect. Malunggay lang yun. Pampadagdag ng gatas ng ina, lalo na sa bansang medyo may problema financially. Diba, Pilipinas, developing country? Kaya isa sa pinakamalaking gastos pag nagkaanak, yung gatas. Eh alam nyo ba, oo, mabibisa ang gatas, pero walang tatalo sa breast milk. Kaya nga importante malunggay eh. Lahat na magkakaanak, dapat nagpapa-breastfeeding. Up to 2 years. Nakatipid ka na nga, nakabanding mo pa yung baby mo, best pa rin ang breast milk for babies up to 2 years. Kaya sumikat ang malunggay sa buong mundo. Kilalang kilala yan. Hindi ko na may isa-isa lahat yung 300. Aabot tayo dito hanggang bukas. No? Kanya-kanyang research na lang po. Basta't malunggay, panlaban natin sa 300 sakit. Pangalawa po, dahon ng sili. Tinola, gata, munggo, hinahalo yan. At ang maganda po dyan, ang taong mahilig sa dahon ng sili, maganda ang daloy ng dugo. Ang kinokontra niyan, yung kolesterol na nagbabara sa blood circulation. Kaya pwede tayo makatulong sa mga kakilala nyong may atake na sa puso o kaya papunta na dun. Diba? Ang mamahal ng opera sa puso. High blood, stroke. Meron na rin ako natulungan. Malalaking ugat dito. Varicose veins. Circulation yun eh. Tapos pwede rin siya sa mga pananakit ng katawan. Rheuma, migraine. Grabe ngayon ang migraine sa mga millennials. Eh, iba talaga panahon eh. Dati ang trabaho, pag sinabi mo, 8 to 5 eh. Ngayon, ang trabaho, pagdating sa millennials, 24-7. Uso na ang puyatan, uso na ang graveyard. Shift, di ba? Night shift. Tapos, ang ano naman ang dugo? Caffeine. Bakit? Yung ibang millennial, ang tubig nila, kape na. Kaya uso ngayon, migraine. Iba't ibang pananakit ng katawan, dysmenorrhea. Masakit ulo pag walang pera. Masakit sa bulsa yun. Ginagamit ko to, natural na pain reliever, pati ang pandagdag ng enerhiya. So, pangatlo ay saluyot. Ayaw ng iba kainin. Kasi ito naman, yung mukhang laway. Na-familiar kayo sa saluyot, alam ko. Yung katas niyan, madulas. Importante to. Dahil sa panahon ngayon, uso na ang cancer. Grabe ang chemical ngayon sa mga pagkain. At nababalita ko, ha, kahit sa Baguio, kahit minsan pumunta ako ng Palawan, balita na ngayon ang formalin ginagamit sa palengke. Mag-ready po kayo dyan. Silipin nyo palengke nyo. Magugulat kayo eh. Yung isda, 3 araw na doon, hindi nangangamoy. Walang ano yun ha? Walang ginagawa to. Tubig lang binubuhos nila. Yung pala, ang tubig may halo ng formalin. Imposibleng wala. Kasi dapat 3 days, bulok na yun eh. Meron yan. At ang formalin na link na sa colon, cancer. Kailangan natin ng tagalinis ng katawan. Eh kahit naman sa hangin pa lang, polluted na eh. Kaya pala hindi ka naniligarilyo, pwede rin humina ang baga.
So ang saluyot ang tagalinis niyan. So pwede tayong magtai ng konti. Pag nagtai ka, congratulations. Nilalayo ka sa colon cancer. Linis ng bituka yan eh. Huwag na huwag mong ititigil. Cleansing reaction yun eh. Yung iba naman, ihi ng ihi. O good news, sa ihi, nawawala rin ang toxin sa katawan. Either sa bituka or sa pag-ihi. Kaya ito, ginagamit ko sa mga kidney stones. Ano ba yung latest record ko? 2 weeks. Umiinom. Yung 26 years old ko na pasyente. 2 weeks pa lang ha, negative na ang kanyang kidney stones. Walang opera yun. Alam nyo ba, ang kidney stone, pag pinisa mo, kaya madurog yan eh. Kaya nga yung ibang mamahal, shockwave pa ang ginagamit. Eh kaya naman pala ng First Vita Plus, basta ihi ka ng ihi, pwedeng madurog ang bato sa kidney. Pinakamalaki ko naman, on record, 1.6 centimeters. Parang 5 piso natin, completely nawala dahil sa pag-inom ng First Vita Plus. Walang natin ako. Yung huli, na-highlight ko sa saluyot, including malunggay rin yan, maganda sa balat. Nakakatulong tayo sa mga may psoriasis. Yung mga iba't ibang skin allergy, baka may kilala po kayo. Yung hugis ng chinelas, doon lang yung may ibang kulay na yung balat niya. Kasi di ba, yung minsan yung rubber dito sa strap, doon lang nag-iiba. Mga sign na mahina ang immune system pag laging may problema sa balat. E bonus na lang, ang gulay pampaganda ng kutis. Okay lang ba sa'yo, 50 na ka na, mukha ka pa rin 30. Okay yun, di ba? Kaysa naman 30 ka pa lang, mukha ka na 50. Kasi pag nasi-stress tayo, ang panglaban talaga natin, gulay. Anti-stress ang gulay, anti-wrinkle. Nakakabagal siya ng aging. Number 4, uray. Colitis. Kudya pa. Ano ba sa north ito? Kalunay? Quantum? Pantong, kalunay. Tapos sa Bisaya naman, kudya pa. Sa Kapampanga naman, aya. Sa Ilocano naman, tama, kalunay na nga, same. Spinach na lang. Okay, ito po ay Philippine spinach na nakakatulong sa mga may hina ang baga. Laging may sipon, laging may ubo. Isang buwan na yung halak, hindi pa rin mawala. Yan ang mangyayari pag ang anak mo hindi talaga mahilig magulay. Bakit? Huwag mong asahan, malakas ang immune system niya. Kaya ang pinakamarami ko sa mga medical mission, bata na may sipon. Lahat dyan, ang problema, diet. Palakasin mo ang baga, sigurado yan, kahit hika, bihira na ang atake niyan. So ginagamit ko sa lagi may tonsillitis, tuberculosis, pati ang bronchopneumonia. Mga sakit na usually, nasa ospital na dapat ang pasyente. Okay lang ba po matutulungan ng spinach? Yes, so baga ang highlight ko dito. Number 5, 5 gulay lang naman eh. Talbos ng kamote. Mahusay sa dugo. Huwag ka nang iinom ng ferrosulfate. Ang taong nagugulay, kahit kailan, di na kailangan mag-ferrosulfate. Bakit? E rich in iron yan lahat eh. Yun nga lang, kakaiba doon talbos ng kamote. No? Dagdag talaga, siksik sa iron. Mga nanganak, namumutlak. Kulang sa dugo o kaya anything nagpapababa ng hemoglobin. Lahat ng kakilala niyong kinikimoterapy. Sure ako niyan, bumababa ang hemoglobin ng mga yan. Tulungan natin, mga anemic. Pati sa dengue, tag-ulan eh. Dadami ang dengue pag rainy season. Kasi ang lamok, nanganganak yan sa mga naiipong tubig. Yung mga stagnant water, dyan talaga ang breeding ground ng mosquito. Kaya expected na natin yan. Pero maganda, wala pa akong dengue na hindi tumaas ang platelet count sa First Vita Plus. Lahat yan, tumataas. Kaya so far, ha, yung mga nakilala ko for the past 14 years, 100% tumaas ang kanilang platelet count. Successful tayo. Walang mintis yan pagdating sa platelet count. Tapos, ang talbos ng kamote, rich in iodine. So, ang iodine, pag adult, alam na natin yun yung sa goiter. Kasi pag kulang talaga ang iodine, lumolobo yung thyroid. Pero isang crucial na ano nito, na tulong nito, or hindi tulong, parang important role niya is sa brain development. Kaya nga kahit buntis, minimake sure natin umiinom ng First Vita Plus para may iodine ang nanay.
Kasi buwan yan eh. Bibilangin yan. 9 months, nagde-develop yung brain ng baby sa loob. Tapos, pagkapanganak, kailangan uminom yung bata ng first Vita Plus. Bakit? Hanggang 5 taon, nagde-develop ang brain. Anytime na kulangan, pwede magkaroon ng mental retardation. So, ganun ka-important to para tumalino, ha? Malinaw po yung 5 gulay? Yes! O, safe ba yan? Yes! Yes, kaya nga, sure ako, safe ang first Vita Plus, eh. Dahil yun ang 5 gulay na nakahalo. Huwag na huwag kayong matatakot mag-alok. Kahit hindi ka doktor, kaya mong mag-alok ng first Vita Plus. Yes! Isang sachet, isang baso. Dalhin mo, kahit saan may gulay ka na. Nasiraan ang bus. Na-delay ang flight. Kasi huwag na kayong mag-cup noodles. Kailangan talaga dalhin niyo kahit saan emergency drink nyo. Kahit walang tubig, buksan nyo, papakin nyo. 3 to 4 hours, di kayo magugutom. At least may gulay ka na laging dala. Madaling timpla, masarap ang lasa. Para sa lahat to. Huwag kang mag-aalok sa may sakit lang. Actually, mas gusto ko nga unahin natin yung mga walang sakit eh. Eh kasi mas marami namang walang sakit eh. Prevention is better than cure. So, at ito, huhulihin ko. Magkano ang isang sachet? 44 pesos. Kung hindi ka convinced nung tama ang presyo, mahirapan ka mag-alok sa iba. Marami kasi nagsasabi sa akin, pang mayaman to eh. Ang 44 pesos, hindi yan pang mayaman. Punta ka sa baba, merong 7-Eleven. Tingnan mo kung saan naabot ang 44 pesos na. Wala kang mabibiling all natural na 44 pesos dyan. Samantalang ito, 44 pesos na may kasama pang 5 gulay. Paano mo nasabi yung mahal? Diba? Hindi mo inaral na maigi. E punta tayo sa Mega Mall. May pinipilahan doon. Milk tea. Ang pinakamura, magkano po? Si ma'am, magkano? 55? Eh yung pinipilahan doon, may isa yung imported eh. 120. Ang mataas doon, asukal. Hindi ako papayag na hindi natin mabebenta ang 44 pesos na may kasamang 5 gulay. Yun nga, nabibenta eh. Bakit hindi natin ito mabenta? Baka sa atin na ang kulang. Baka sa atin ang problema. Kasi sigurado ko, marami kahit kape, 80 pesos ang isa na bebenta sa labas, walang 5 gulay. Paano hindi natin ito kaya? Kaya natin ito. 44 pesos, pag ikaw dealer, 33 pa. Dahil less 25% lang, lifetime yun. Ikaw na bahala kung anong gusto nyo po. Basta importante, mag-dealer po kayo. Paborito ko, dalandan. Lumabas ang gold. Ito naman, ginagamit ko pag may health problem na. Diba, may maintenance na gamot. Isabay mo to. Dahil may sakit ka na, mas maganda to, maraming 5 gulay compared sa kanina. Pag sinabing gold, same yung 5 gulay. Ang difference, mas maraming hinalo. Pero ang pinakamasustansya natin, platinum. Sa sobrang dami ng 5 gulay, lahat ng kahon may kasamang shaker. Bakit? Eh kasi ang 5 gulay, pag dinamihan mo, malapot na yan. Hindi mo na kayang hayhalo eh. Saka may isa pa, may mga bata ako nakikita umaayaw na dito. Ano ba lasa ng gulay pag dinamihan mo? Hindi na kayang matakpan ng prutas. Mapakla, maasim, may konting pait. Kung sa lasa, may mga bata umaayaw na. Pero pagdating sa 5 gulay, walang tatalo sa platinum ha. Yan ang super concentrated natin. Pinakamasustansya natin itong gulay. O, inumin. Filipino product to. Pero ngayon, proud ako na nakakarating na ang Pinoy product natin sa iba't ibang bansa. Kaya may online store na tayo eh. Baka may kilala kayo Muslim ha. Pasado tayo. Kahit sa Muslim countries. Nakapag-open na rin tayo sa Spain at tayo po ay registered na sa FDA ng United States of America. Kaya, kung meron may duda dyan, huwag kayong mahiyang ilapit sa akin mamaya, o-operahan ko na yan sa ulo. Hindi ko na alam kung paano alisin ang duda nyo eh. Imagine mo, ang higpit ng FDA ng US ha, para tayo makapasa doon, ewan ko na lang kung ba't magdududa ka pa. Gawin na natin to. Ang ganda ng ating produkto.
At ito, kaya ko ipagmalaki, ha? Karapat dapat tayong yumaman, eh. Bakit? Ang sigarilyo nga, ang may-ari, ang yaman, ang produkto niya, nakakamatay. O, tama naman, eh, di ba? At least tayo nagdenegosyo. Ang produkto natin, nakakabuhay pa. Nakakatulong. Tingnan nyo. Sa lahat ng pasyente ko, may isa akong pinaka-memorable, si Hazel Sheen, galing Mindanao. Iba't ibang ospital, hindi na daw siya kaya. Bakit? Sa sobrang payat, butot balat, yung sugat niya, kinain na kalahati ng kanyang hita ng bakterya. Lumala ng lumala. Hindi siya diabetic, ha? Pero ang sugat niya, yan yung typical na makikita mo sa diabetic. Yung nangingitim, kinakain na, nabubulo. Labas na ang buto. Kaya, tinignan ko talaga yung problema niya, eh. Bakit yung sugat niya hindi gumaling? Tinan mo yung katawan. Malnourished. Walang magagawa. Hirap ng buhay, eh. Di ba ganyan naman talaga sa probinsya? Ang mahal ng karne. Minsan, isang beses na nga lang daw kumakain, asin pa ang ulam. Pampalasa lang. Walang muscle. Kahit yung bintik niya, ang tuhod mas malaki pa sa tita. Iba't ibang ospital, ha? Give up na sila. Gusto nang putulin, eh. Nilabas sa ospital, naghanap ng ibang pwedeng tumulong. Buti na lang nakita ang First Vita Plus. 1 month na umiinom, nagkalaman na. Second month, may teklat na. Pangatlo, pang-apat, pang-limang buwan, completely healed ang kanya sugat. Pinagtawanan ako dati ng mga kapwa ko, doktor. Balitang-balita ako na nag-top 4, eh. Balitang-balita rin ako naging albularyo sa amin. Kaya pinagtawanan ako, eh. Oh. Buti na lang hindi ako tumigil. Kaya sinabi ko doon sa mga kaibigan ko, doktor, eh. Oo, ang gagaling yung doktor. Bakit ninyo ito napagaling sa ospital nyo? Nakailang ospital, hindi daw kaya. Yung pinagtatawanan nyo, yung pang nakatulong. Hindi ko sinasadya, pero nakaganti ako. hindi na sila tumatawa, tahimik na nga lang sila ngayon, eh. Bakit? Alam nila totoo yung First Vita Plus, eh. Every time ako mag-Davao, binibisita ko si Hazel Sheen. Magkasama kami. Nung 13 years old na siya, nagpa-picture kami. Sumali kayo o hindi, decision niya yan. Pero at least sure kayo ngayon na ako, doktor, hindi ako titigil sa pag-promote ng First Vita Plus. So decide as soon as possible. Ako rin naman, wala rin ipon dati. Bakit? Newly graduate, eh. Alam niyo ba, ang pagsali ko, 3 beses pa. Pag gusto, merong parang binenta ko microscope sa lower batch. Bakit? Hindi ako pwede manghingi sa pamilya ko. Hindi sila positive sa Vita, eh. Bakit nila ako susuportahan? Galit na galit nga, eh. Kaya ang ginawa ko, garage sale. Hindi nila hawak damit ko, eh. Hindi nila hawak sapatos ko. Anong ginawa ko? Binenta ko yung mga sobra. O, tapos microscope sa lower batch. Andali lang. Bakit? Medical school yan, eh. Yung lower batch, benta ka na mas mura na konti microscope, mabenta yan, eh. O, nagawang ko ng paraan. At nag-multiple accounts pa ako. Kaya ang maximum sa 3 heads, 900,000 yan. Kasi bawat account ay 300,000 a month. O okay na ba sa inyo 900,000? Yes! Yes! Ang laking bagay na yan. Okay. Yung sa mga dipamilya dito, ang recommended ko is 7 heads. Ang 7 heads is 61,600. Kahit kayo magnegosyo sa labas, ang 60,000, lahat yan palabas pa lang. DTI, BIR, papeles, barangay permit, barangay clearance. Tapos kung gusto mo makatipid, yung tindahan mo, doon lang sa harap ng bahay, para wala kang kupa. Eh, magbabakbak ka ng pader doon. Gusto mo magrehas ka pa. Yung iba nga, may rehas pa. May net pa. Nakita yung mga tindahan. Tapos ang saya mo, bakit? Lahat ng pupunta sa'yo may benta, pero utang. Eh, totoo naman yun, eh. Bakit? Sa sari-sari store, ganun kaya? Ito, 61,600, oh. Sa'yo to, may 1.5. Sa'yo to, may 1.5. Sa'yo to, may 1.5. 1.5, 1.5.
May balik na kagad, di ka pa nag-uumpisa? Utak negosyante ang gumagawa nito. Bakit? Ang kapalit niya, 2.1 million a month. Sa seven heads. So, sasali or jojoin? Three heads or seven heads? May lang ang options mo. O 15 doon. O pwede na naman. O, mag-ready tayo sa negative. Galit na galit tatay ko. Ang laking sakripisyo namin dahil ang mahal ng medicine, itatapon mo lang lahat? Maggugulay ka na ngayon? O diba? Nanay ko nga, umiyak eh. Bunsong kapatid, kuya. Minsan, ang pinakamalapit sa atin, yun pa ang unang negative. Pagsisisihan mo ito habang buhay. Bakit? Ako, nag-resign ako sa ospital. Kaya ang nangyari, World War III sa bahay. Dinero talaga ako. Pinagtawanan na lang ako eh, nung hindi na ako nakikinig ng aking mga kapatid. Nanay ko umiyak, tatay ko namumula na sa galit. Eh, 26 ako nun eh. May sarili na akong desisyon. Tama ba na ang gulay, no, mabalik natin sa diet ng mga Pilipino? Yes! Yes, tama naman eh. So, yung sabihin, malinaw, tama pinaglalaban ko. Tama ba na karamihan sa sakit connected sa maling diet? Yes! Yes, so tama pala, dapat ang i-focus natin to correct the diet. Yes! Bilang doktor, alam kong malinaw na malinaw ang direksyon. Magva-Vita Plus ako. Yun nga lang, hindi mawawala ang negative. Yes! Kaya para sa akin, ang first Vita Plus, sinasalak dito ang mga talagang deserving umaman. Yes! Lahat tayo dadaan sa negative. Yes! Pero ang tanong, tingnan natin kung sinong tatagal. Yun ang yayaman. Yes! Mag-aalok kasama, nalabas, diba? Ako nga, walang experience sa sales. Nangangapa ako dati. Inaalok ko. Minsan, maglalakad ako, bit-bit ko ang power packs. Nainita, nauulanan. Sabi sa akin, lunch break lang pwede. E di lunch break, imbis na kumain ako, magtotok ako. Ang sarap kaya nun, kumukulutsan mo, ang kausap mo kumakain. Oh. Hindi ka pwedeng mag-angal-angal. Bakit? Yun lang oras nila pwede. Ikaw mag-a-adjust. Alagaan mo ang mga nag-o-order sa'yo. Pag natuwa yan, loyal customer mo yan. Ganun mag-alaga ng negosyo. Hindi porkit mahirap, give up na tayo. Hanap tayo ng way. Lumago pa rin. O, minsan, sabi daw sa akin, pag hindi ako umalis, papahabol na ako sa aso. O, nababastos tayo, tama? Minsan, namamaliit tayo ng ibang tao. Dito sa Ortigas nga lang, pag Vita Plus dati sa Tech Type, pinapadaan kami sa elevator ng basura. Eh dito ang pang tao. Eh dito ako, hindi. Vita Plus ka, doon ka sa basura. Sa elevator dumaan. Ang trato sa amin, basura dati. Kaya pag labas ko, ang lagkit ng paa ko eh. Yung sapatos eh, bakit? Nagli-leak yun eh. Alam niyo naman eh, yung sa basura, talagang nagli-leak yun. Kumano yan? Yung parang malagkit yung sahig. Kumakapit yun, pati yung amoy sa t-shirt. Walang choice. Nadi-discriminate tayo eh. Pero ang good news, pag tinuloy mo yan, sigurado naman, may maaalok ka, bibili rin. Yes. Ayaw? Next! Ayaw? Next! Sigurado may interest rin. Yes. Ayaw niya? Next! Pinipilit mo pa? Huwag na. Doon ka sa mabubuhay talaga ang pangarap niya. Yes. Ito, pwede kumita sa First Vita Plus. Tinan mo, pag nabuhay pangarap, kahit pigilan mo yan, di yan magpapaawat. Yes. Kaya pag nakahanap ka na ng taong matutulungan dahil hindi ka tumigil, ang success mo ay sigurado. Yes! Ito ang nag-aabang sa inyo. Custodio Richard Solis. 10,000 isang linggo. Posible talaga. At hindi lang ako, maraming nang nakagawa niyan. Magpa-guide lang kayo dahil willing kami mag-guide. Yes! Three accounts. Eh isang head lang yan eh. Pag tinotal mo, may nabuo ko isang buwan eh. Nung March, nakolekta ko yung buong March ko. Richard S., Richard Solis Custodio, Custodio, Richard Solis. Kasi pag three accounts, hindi pwedeng pare-pareho name. Iibahin mo lang ng konti. Yes. Pero pagdating naman sa bangko, tanggap yan lahat eh. Okay lang ba sa inyo? March 1, March 1, March 1, 153,000. Yun ang kapalit pag hindi ka tumigil kahit mahirap. March 8, tatlo ulit, 108. March 15, 168. March 22, 177. Wow. Hindi ko pa naaabot yung 900, pero 600,000, isang buwan.
First time ako mag-business. Kinapa ko lang. Nangangapa tayo sa umpisa, pero pag habang tumatagal, gumagaling ka rin naman eh. Okay na ba sa inyo mahigit kalahating milyon kada buwan? Hindi maaabot natin talaga pangarap natin, unti-unti. 2008, tatlong taon, walang income. 2008 ako medyo naging okay na eh. Nakabili ako una kong kotse, Vios, sarili kong pagod yan. Hindi regalo ng kamag-anak, ng pamilya. 2010, Serendra condo unit, pati ang SUV. Kaya okay lang kahit negative dati ng pamilya ko. Kahit palayasin ako, meron ako uuwian, sarili kong lugar. No? Independent eh. Tapos, 2012, naisip ko magparaffle ng Hyundai Ion. Dito, nag-umpisang mag-positive ang pamilya ko. Wala pa tong kalahating milyon. Pero tingnan nyo ah, ang doktor, pwede ba magka-kotse pag nag-o-opera ng pasyente? Yes! Kaya nga ang nanay at tatay ko hindi naniniwala sa First Vita Plus kahit nagka-kotse ako eh. Bakit? Lagi nila sinasabi, kaya mo rin yan. Nang hindi kami, sasama ang loob. Bakit? Kaya mo yan pag sa ospital ka eh. Bakit pa kailangan mag-Vita ka? Eh kung yan lang ang makukuha mo, kaya mo yan gawin sa pagiging doktor sa ospital. Eh wala rin. Walang effect. Ginawa ko, nagparaful ako. Nakarinig na ba kayo na usual sa doktor nagpaparaful ng brand new car? Hindi. Kaya nga ginawa ko eh, para matauhan ang pamilya ko. Simpleng kotse lang yan. Pero nung nalaman lang, paparaful ka ng kotse? Opo. Ano pa meron talaga dyan sa First Vita Plus? O alam ko, unti-unti, positive na sila. Gusto mo ng kakaibang resulta? Mag-First Vita Plus ka. Medyo kakaiba to sa ginagawa mo. Pero at least iba talaga makukuha mo. So 2012, finally, natapos na ang World War 3 sa bahay namin. 7 years, mahigit yan. Binenta ko na yung Vios para mag-down sa Audi. Ito na yung pangarap ko na talaga ng mga sasakyan. Binenta ko yung Cayenne para mabili yung ultimate ko na SUV. Range Rover 2014. Diba? Imagine mo, magiging posible. Hindi ko naman maisip eh, o nagbubulong-bulungan na kayo. Ako, nung hindi pa member, hindi ko maiisip mabibili ko ganyang halaga. Kahit naman na nag-uumpisa ako eh, kailan mo ito maiisip? Pag nag-iba ng realidad mo. Halimbawa, naging successful ka na dito, pati ang pangarap mo lumalaki eh. Kasi nagiging posible na rin eh. At buti na lang, hindi ako nagpa-negative sa mga kaibigan ko. Sa amin ngayon, kahit mga professor, kahit mga upper batch, wala pa akong ibang kakilala ng schoolmate ko na naka-Range Rover. Even from Ateneo, na mga successful, wala akong kilalang barkada na naka-Range Rover. Kaya buti na lang, hindi ako nakinig sa kanila. Ito ang alam ko eh. Ito ang gusto kong mangyari sa buhay ko eh. Talagang pinaglaban ko yan. 2014, that's 9 years. Pero ngayon, ang maganda pa, buo pa rin pamilya ko. Lahat kami ay members na ng First Vita Plus. Bukang kanyan. Ako ang pasimuno. Kaya nga kailangan kong patunayan eh. Bakit? Wala pa nakakagawa. Halimbawa sa lugar nyo, wala pa nakakagawa, ikaw babangga lahat ng negative. Wala pa iba nakakagawa, bakit maniniwala ang mga tao? Ikaw ang titingnan nila. Kaya kahit ano mangyari, ikaw dapat maging successful dito sa First Vita Plus. At meron pang nabigay, hindi pa tapos. Yun, mga ano yun eh, kanina, mga material things yan eh. Nakukuha yan sa pera. Pero may isang bagay na binigay sa akin ng First Vita Plus, hindi na talaga mababalik pag dumaan eh, anong oras. Ang doktor, yayaman yan pag maraming pasyente. Pero ang nawawala sa kanyang oras, siyempre, isa-isahin mo yung check-upin yun, eh di wala kang oras. Dito, first time ko na-enjoy ang travel. Diba? Kumikita ka na nga, na-enjoy mo pa yung kinikita mo. Kaya inikot ko ang Pilipinas, nawala yung isa. No? Okay, dito meron naman. Okay, siguro sa connection na yan. Pero, pangarap nyo rin ba maikot ang Pilipinas? Yes! Yes, kasi, ang experience kasi hindi nababayaran niya sa pera eh. Yung actual na nakita mo,
Curious ako eh, lalo na yung 1994. Diba, bakit lumubog ang Pilipinas sa lahat? Gusto kong ma-witness talaga yung, makita ko yung actual crater. Ma-imagine na ang pinatubo dati, ang taas. Ngayon, ang lalim ng crater, yung buong bundok pala, naging abo. Kaya pala kahit sa ibang bansa, kahit sa Asia, kahit sa Europe, umabot ang ashfall. Eh ganun pala, at least nakarating, na-witness ko actual yung history. After ng local, pangarap mo rin, sigurado matatakan ang passport. Hindi as OFW, as turista ng ibang bansa. Oh, hindi magsusnow dito. Kaya nga nung una ko nakakita ng snow, kinain ko pa yan eh. Totoo yun, bakit? Gusto kong ma-experience eh. Pinagtatawanan ako ng mga Koreano, hindi na naiintindihan sa Pilipinas. Pag hindi ka nakaalis, mamamatay ka, hindi mo man lang nakita ang snow. Never magsusnow sa Philippines eh. At least nung nakita ko talaga, alam ko pa ang lasa. Marami ka nagtatanong eh, lasang tubig lang rin pala eh. Wala, at least na-experience ko, di ba? After mo matatakan, Asia travel, pwede ka na mag-apply sa mahihigpit na bansa. Kaya, yung mga dream places ko, napuntahan ko na rin. Yung dating nakikita natin sa mga movies lang. Diba? Eh kung buong mundo talaga, sikat ang Italy, Greece at France. Magkakatabi yan. Pwede nga road trip lahat yan eh. Minsan malalayo na rin, naabot ko. At ang budget, hindi po biro ah. Hindi ako nagbabaon dyan. Yan yung maganda sa travel pag may budget eh. Hindi yung nakadilata ka. Kung ano yung pagkain nila, yun rin ang titikman. Anong kusa sa kanila? Nakikita ko sa laptop. Nung kulong ako sa ospital, screensaver lang yan. Nung nakalabas ako sa ospital, pinangarap ko rin makita ang Stonehenge. Kasi dati talaga sa ospital. Hello? Diba? Dito, magpapahinga ako pagbalik ko. Yan ang nakikita ko. Sabi ko, balang araw, pupuntahan ko yan. At dito ako sa travel, nag-enjoy mag mountain climbing. Meron pa po mahilig dito sa mountain climbing? Yes! O, di ba gano'n tayo? Gawa tayo ng ating trip. First Vita Plus, Mountaineers! Diba? Pero this time, hindi yung ordinary. No? Kaya natin magbabundok dito sa Pilipinas pag empleyado eh. Ang i-target natin, malulupit na bundok sa ibang bansa. Dahil nasa First Vita Plus na tayo eh. Mount Kilimanjaro, highest dyan sa Africa. At pag ikaw mountaineer, baka pareho tayo ng ultimate goal. Nakuha ko na po ang ultimate goal ng isang mountaineer. Yung masabing makaakyat ka sa Mount Everest. Ay na-experience ko na dahil sa First Vita Plus. Ultimate freedom na to. May oras ka, may budget ka, at kaya ng katawan. Kailangan healthy. Hindi pwedeng basta-basta. No, so, ang Nepal, south side. Kung kayo po, gawin niyo ang First Vita Plus in the next few years, sabayan niyo ako sa north side. Kasi bala ko rin mag-Tibet route eh. No, north side naman, pero same rin ang dadatnan mo. Mount Everest sa kabilang side naman. Para at least nasabi mo, naakyat mo o naakyat ko ng dalawang beses ang Mount Everest. No? Nangyayari lang yan dahil posible na ang realidad mo. Kaya ka ini-invite dito ha, para maging iba ang realidad mo na yung tinatakbuhan ng buhay mo. So decide as soon as possible. Ako never ako nagsisi. No? So kung kayo po sumali ngayon, habang buhay nyo rin ako makakasama po dito. So thank you po sa pag-attend at welcome po sa First Vita Plus. Laman ng gulay at depende sa fruit rin na hinalo. Kasi may additional rin naman ng nutrition ang fruits na hinalo sa ating produkto. Tapos ang original, iba pa sa gold dahil mas marami ang limang gulay ng gold. At yung platinum, yun na yung super concentrated. Tapos tandaan nyo, ang mangosteen, meron rin
rin 23 additional fruits and veggies yan. So talagang magbabariate yung ating nutritional content. So lahat naman, ano yan eh, nag-test na yan sa ano na, sa BFAD natin para ma-approve for commercial sales. Pero yung limang gulay, yun ang constant sa ating mga produkto in different concentrations pa. So, different concentrations, different fruit, kaya different ang ating nutritional values. So, thank you po sa inyong question. Okay, the rest, lalo na kung tungkol sa sakit ha, pwede ba after na lang ng talk, kasi kailangan nilang linisin, meron tayong 6 o'clock rin dito. So, pwede po ako dito sa kabila, sa IOPS office tayo pag may tanong.